Pinaigting pa ng Commission on Elections ng kanilang paghahanda katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30. Kung ano ang mga bagong pulisiyang ipatutupad, alamin natin sa ulat ni Patrick De Jesus. Isang linggo bago ang election period para sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections, nagsagawa ng Security Command Conference sa Camp Crame ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng COMELEC at PNP, katuwang ang mga citizen arm at civil society organization. Ang pagsisimula ng election period ay kasabay ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato sa August 28, kung saan iiral din ang gun ban. Kaugnay naman ito, lalong ipatupad ng COMELEC ang money ban 5 araw bago ang mismong eleksyon sa October 30. Mahigpit na sisiyasatin at babantayan ang pagdadala o pagbiyahe ng perang nagkakahalaga ng kalahating milyong piso. Sabi ng COMELEC, maaari ito maging pananagutan sa ilalim ng vote buying at vote selling na may kaukulang parusa na 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Saan ka naman nakakita? May dala kang kalahating milyon isang araw bago mag-eleksyon, pagkatapos ni hindi ka treasurer, ni hindi ka negosyante, ano ka, tagapamili ng boto. So ipipresume namin yung mga taong yan na involved sa vote buying. Kung sa palagay nila mali kami, di let them question sa court. Nandiyan naman po ang ating kataas-taasang hukuman upang pigilan kami o upang sabihin na mali ang aming mga presumption. Kung sinasabi nila takutan talagang gusto ng COMELEC, hindi ba might as well sige takutan, pero ang maganda po, siseryosohin po namin ito. Ipatutupad ang money ban bilang bahagi ng mga election checkpoint na babantayan ng PNP. Ang pagpapatupad niya na yung parang Plainview Doctrine, ano, kung saan ang ating mga kapulisan ay mag-inspect ng mga sasakyan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa loob ng sasakyan, pinagbabawal yung pagsasaliksik at yung paghalugog. So kung makikita lamang na mayroong dahilan para mas maging masinsin pa yung pagsasaliksik, ay yun lang ang gagawin. Babantayan din ang mga e-wallet platforms, katuwang ang Bangko Sentral ng Pilipinas at AMLAC. Sabi ng COMELEC, maaaring ipatupad ang warrantless o citizen's arrest sa mga mapapatunayang bumibili o nagbebenta ng boto. Ilalabas naman ngayong linggo ng COMELEC at PNP ang listahan ng mga lugar na election hotspots. 27 barangay ang pinag-aaralang ilagay sa red category, pero posible itong madagdagan pa. Isa sa ilalim sa COMELEC control ang mga ito, kung saan mas magiging mahigpit ang seguridad. Yung mismong mayor kami, yung mismong barangay chairman kami, at yung mismong pagkocontrol ng lahat ng aktibidad doon, pat kasama yung mismong activity ng LGU, ang COMELEC din. At pwede kami maglagay ng additional forces doon at pwede kami magdagdag ng mga pwersa na naandun, whether police, PNP o Philippine Coast Guard. Ang mga election hotspots ay may malaking presensya ng communist o local terrorist groups, may mainit na political rivalry o mataas na bilang ng election-related incidents. Patrick De Jesus, para sa Bayan.